Minalas man sa pagiging pro player sa bansang Indonesia, by tila nahanap naman ni Dilar ang tunay na kapalaran niya sa bansang ito at tila masasabi nating mas maganda ang kinilabasan ng kanyang paglipad sa Indo. Coach Arcadia, tuluyan ng tinanggal ng kanyang koponan sa Indo na RRQ Hoshi na kung saan nilinaw niya rin na hindi siya lilipat sa RRQ PH, pero malay nyo, bumalik siya sa dating niyang koponan na Echo. At ang panghuli, ating kilalanin ng mga teams na nauna na sa MSC 2023 na ating mga makakatapat at sino ang dapat nating paghandaan. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng balita. Itabi mo at ako na, kaya wag mong kakalimutang mag-subscribe para maabot natin ng 800,000 subs bago matapos ang taong ito. Salamat! Unang-una, dumako muna tayo kay Dilar ng EVOS Legends, na kung saan alam naman nating lahat na si Dilar ay pumunta sa Indo para maging import sa team na ito. Pero tila hindi pumabor para kay Dilar ang kanyang paglipat sa bansang ito dahil nga ginawa lamang siyang bangko at ibinagsak pa sa MDLID, tapos ngayon ay ginawang Legends Creator. Siyempre, nung una ay mapapaisip ka namang talaga na kesyo na sayang ang talent ng taong ito at hindi rin nagamit ng Indo ang kanyang kalakasan sa paglaro. Pero siguro, bilang pampalubag loob nga naman ay first time na i-offer ng EVOS ang titulong Legends Creator, na kung saan para kasi sa kanila, yung mga players na hinahayaan ng EVOS na makapag-focus sa SOCMED ay yung mga may mga kampyonato nang nakuha. Pero kakaiba di mo no ang naging treatment para kay Dilar, dahil nga bukod tanging siya lang ang nakagawa nito sa kasaysayan ng EVOS, na ang ibig nilang sabihin ay yung pasahod pa rin si Dilar at may cut pa rin siya kung magkakampyo ng EVOS, pero ang focus niya ay Mang Taunt at ang kanyang mga social media accounts. At sa katunayan, maging ang Instagram account nitong si Dilar ay verified na at lumulobo na rin ng kanyang mga subscribers at followers sa kanyang YouTube at Twitter. Kaya nga kung makikita mo sa YouTube nitong si Dilar, abay parati lang naman siyang nakakakuha ng 500,000 views at maging yung collab nila ni Vior ay talagang nag-trending sa Indo. At nito nga lang ay inilabas na ang isang commercial sa Indo na si Dilar ang model ng isang sikat na inumin sa Indonesia. Ngunit baka kasi iniisip nyo na yung level ng pang-advertise ni Dilar ay parang mala-artista na ang galawan. Abay hindi yon ganun kabatang, dahil ang tea na iniindurso ni Dilar ay isa sa mga sponsors ng MPLID. Isa kasi ito sa package o inclusion ng pagiging franchise system ng MPL. Kumbaga, pwede silang kumuha ng isang player na gusto nilang maghawak ng isang produkto. Baka kasi isipin nyo, nag-artista na si Dilar at iniwan na ng tuluyan ng pro scene. Pero ganun pa man, isang magandang paraan nga ito para kay Dilar habang siya ay nasa Indonesia ngayon. Hindi man nakakapagdaro abay paldo na matatawag pa rin itong si Idol, dahil sa kanyang YouTube channel pa lang ay kayang-kaya nang umabot ng 6 digits ang kanyang kinikita. Ano lang kung ipapatong mo pa dito yung endorsement, sahod bilang pro at syempre yung kanyang mga SOCMED. Tunay nga talaga yung kasabihan na kapag hindi pa para sa'yo ang isang bagay, abay may mas magandang nakaplano para sa'yo. Pero sana bumalik pa rin si Dilar sa Pinas at maging parte pa rin siya ng isa sa mga MPLPH teams natin dito, dahil mas maganda yung kwento na balang araw makikita niya o makakaharap niya sa international tournament ang EVOS Legends. Umaasa rin ako na kung hindi man siya umuwi dito sa Pinas, sabay at least mapunta siya sa isang team sa Indo na gagawin siyang main 5. Tandaan, iisang Pinoy lamang ang mayroon sa Onyx ID at malakas pa ang kapangyarihan ni na Coach Yeb at Kyrie sa team na ito.
Pero kasunod dumako na tayo kay Coach Arcadia dahil siya nga ay tuluyan ng tinanggal sa team na RRQ Hoshi na kung saan noong nakaraan ay medyo nahihiya pa silang gawin ito. Ito naman talagang malimit talagang gawin ng RRQ Hoshi ang magtanggal at ang magpaulit-ulit na magpalit ng kanilang coach at analyst. Dito ay mismo si R7 na nga ang nagpaliwanag na kailangan nila ng major overhaul sa team ng RRQ Hoshi. Ibig sabihin, palit players na nga ang kailangan ng mga ito at hindi lang puro mga coach ang pinapalitan. Dito ay maayos na nagpaalam si Coach Arcadia sa team ng RRQ at humingi rin siya ng patawad kung wala siya sa tabi ng mga ito noong playoffs. Pero at least nalaman nating wala talaga siya noong playoffs dahil sobrang pangit ng inilaro ng RRQ ngayong season. Dito ay dalawa lamang ang pwedeng gawin ng CEO nitong RRQ. Unang-una, siya ay manindigan sa kanyang ipinaglalaban na dapat idadaan niya muna ang mga Pinoy sa MDL team bago niya kunin. O tuluyan na siyang kumuha ng isang Pinoy na ilalagay niya diretso sa kanilang MPL team na RRQ dahil tila ito na lang ang pinakakailangan nila sa RRQ. Gustong-gusto niya kasi na maipinatili ang kanilang hashtag IndoPride kaya naman ayaw talaga ng taong ito na kumuha na ng Pinoy na import pero malay natin tuluyan na itong magbago ngayong season. Okay lang naman na manatili si Albert, ang mas kailangan kasi talaga nila ay yung rumor at midlaner na talagang sobrang magagamit nila sa main 5. Kumbaga ang pinaka-the best na halimbawa na lang dito ay itong si Paloy na kung o-offeran siya ng RRQ abay malay natin tanggapin niya ito lalong-lalo na't kailangan ng RRQ ng isang katulad niya na isang magaling na leader. Hindi rin ako sang-ayon kasi kay Chakno para sa RRQ dahil kung pag-uusapan ng skills, pasok namang talaga siya. Pero sa usapang language barrier, abay sobrang plakda si Chakno sa bagay na ito. Bukod kasi sa hindi naman nag-iindo si Chakno, abay hindi rin ito gaano nakakapagsalita ng English at sobrang hirap nito dahil siya ay isang rumor. Kaya ang pinaka-the best na hakbang kung handa ng lunukin ng RRQ ang kanilang pride ay kunin na nila si Baloy at pwede rin isama si Dilar depende kung sino ang napupusuan ng kanilang kupunan. At ang panghuli ay ang kilalani natin ng mga teams na nakapag-secure na nga ng kanilang slot sa MSC 2023 na kung saan may 5 teams na nga ang siyang nag-aantay sa ating pagdating sa MSC. Unang-una na rito, syempre ang kampiyon ng MPL ID na Onyx Esports. At kasama nila syempre ang runner-up ng MPL ID na EVOS Legends na siyang gigil na magkampiyon sa MSC dahil ito di umano ang kanilang sobrang pinaghahandaan. Nandito na rin ang pambato ng MPLSG na RSG Slate SG na kung saan malakas rin kasi talaga ang team na ito sa kanilang bansa. Yun nga lang, sobrang layo ng gameplay nila tuwing international. At ang pang-apat ay nagmula sa pambato ng MPLKH na kung saan bagsak na nga si Naziko at Kadensa maging ang team ni na Hate at SDZYC ay nagsilaglagan na rin sa playoffs. Kaya naman ang isa sa pambato ng MPLKH ay itong CFU Gaming at waiting pa sila kung sino ang isang magre-represent sa MSC na gaganapin mismo sa kanilang bansa. At ang panghuli ay ang pambato ng Cambodia na kung saan bagong pangalan naman nga ito dahil tinalo nila ang Falcon Esports at ang AI Esports na dating Burmese Ghouls. Sama din salita, posibleng manggulat na naman ang pambato nitong Cambodia dahil tinalo nga nila yung naging pambato nila noong M2 at noong M4. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol kay Dilar na nasa magandahan na rin talaga ngayon sa Indo at syempre sana magkatotoo na kunin ng RRQ itong si Baloy. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.